Tayo'y magluluto ng ginisang ampalaya, bawang, sibuyas, baboy, hipon, at ampalaya. Umpisa na po natin maggayat ng ampalaya at lamasin po natin sa asin ito ng mabuti ng ilang ulit. Tagyan mo ng maraming asin ang ampalaya na ginayat. Lamasin ng lamasin para lumabas po yung pait ng ampalaya. Pagkalamas mo, hugasan mo sa tubig para iluwa niya yung pait ng ampalaya. Sunod naman natin ay mag-isa tayo ng baboy. Tubig lang ang ilagay nyo at yung taba ng baboy ang mismo magpapamantika sa kanya. Lagay nyo ng tubig. Buhusan ng tamang alat ng asin para magkalasa ang baboy na gagawin po natin si charo nito. Takpan. Ayan, kumukulo na siya. So, antayin lang po nating medyo matuyo siya para ilabas niya yung sarili niyang mantika. Ayan po, patuyo na yan at nakikita nyo may nilalabas na siyang mantika sa sarili niyang taba. Ayan. Prituhin lang po natin siya dyan ng medyo lumutong-latong para masarap po ang ating ginisang ampalaya. Malinamnam yan pagka ganyan ang ginawa niyo sa baboy. Pagka malutong na po ang ating baboy, itabi lang po sa gilid at isusunod na natin dito ang bawang. Mag-isa tayo ng bawang. Pwedeng hindi nyo nahanguin yung baboy sa kawali dahil habang giniginisan nyo yung bawang at sibuyas, naluluto pa rin siya dun sa mantika niya. Ayan, igisa lang po natin, antayin natin habang hanggang pumula yung bawang at isusunod na natin yung sibuyas. Ayan, igis lang din po natin yan hanggang sa tumambot na yung bawang at medyo mag-translucent na yung kanyang kulay. Tapos ang isusunod po natin dyan ang ating hipon. Maya-maya ilalagay po natin. Ayan, mas masarap kung kasama yung sa mantika ng baboy yung igigisa. Ayan, lagay na natin yung ating hipon. Masarap na masarap po yan dahil katas na katas yung baboy, lasa ng baboy at yung hipon. Masarap po lalo yan kung meron kayo ng ulo ng hipon. Since na wala kasi ko nakuhang may ulo yung hipon, hindi ko na nalagyan ng dinurog na ulo ng hipon para panggisa. Ayan, haluin na po natin, sabay-sabay na yan. Ayan, halo lang po ng halo, 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 halo. At maya-maya ilalagay na po natin ang ating ampalaya. Ang ating ampalaya. Ang tips po dito para hindi pumait ang ating ampalaya ay huwag nyong hahaluin. Hindi po hinahalo ang ampalaya habang pinakukuluan. Lagyan po natin ng tubig to. Ayan, nilagyan natin ng tubig. Yung tamang dami lang po ng tubig, huwag yung pang para kayong magsisigang at baka malunod ang kakain. Ganyan lang po ang pag-ano niyan. Antayin yung kumulo habang
kumukulo siya, huwag nyo nga haluin. Ayan, maglagay tayo ng magic sarap, ang pampasarap lalo sa ating ulam. Ayan, ganyan lang po siya. Takpan nyo lang hanggang lumambot yung ating ampalaya. Kasi yung ibang bata hindi makakain ng... Ayan, lagyan natin ng patis, panlasa. Yung ayon po sa alat nyo, huwag nyong biglain. Ayan. Medyo kumulo na po dyan ng konti ang ating ampalaya. Hindi ko hinalo. Nakita nyo, wala akong ginawa. Ilalagay natin ang ating itlog. Ang itlog yan. Tinitingnan-tingnan ko lang kung medyo okay-okay na yung kanyang texture. Pero hindi ko hinalo. Huwag na huwag nyong hahaluin ang ampalaya nyo at papait po yan. Kahit sabihin nyong minilamas nyo na sa hipon, ay sa asin, eh hindi pa rin po, may naiiwan pa rin apait yan. Yan, takpan muna natin at medyo hindi pa ata luto. Maya maya ilagay natin ang ating itlog. Ang itlog naman po, ang paglalagay, ibuhos nyo lang. Ayan, ilalagay natin ang ating itlogers. Ayan, buhos lang po yan. Hindi nyo pa rin nahaluin yan. Takpan nyo uli. Ang ampalaya pag niluluto, hindi po talaga pinahalo. Ayan, tapos na po tayo sa ating... ginisang ampalaya. Maraming salamat po.